Ilang mga kaibigan natin at taga-subaybay ay nagtatanong kung ano ang mga machine gun na ginagamit ng mga kasundaluhan sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Maraming uri ng mga machine gun ang ginagamit ng Philippine Army at nanggaling ito o binili sa ibang bansa, at ang pinakabago ay ang light machine gun na 5.56x44mm NATO. Ito ang K3 na galing o gawa ng Daiwa Precision Industries sa South Korea. At ang Pilipinas ay bumili ng 6,441 na units na hanggang ngayon ay nagserbisyo. Mula pa noong 2008 at noong 2019, ang Philippine National Police ay umorder din ng ganitong armas. At ang Daiwa Precision Industries, K3, ay isang light machine gun, at ito ang pinakapangatlong katutubong armas na dinidevelop ng South Korea sa ilalim ng Agency for Defense Development. At ang K3 ay capable of firing 5.56x45mm NATO at 223 Remington rounds gaya ng assault rifle. Ang K3 machine gun ay kawig ng FN Minimi light machine gun na pareho din gumagamit ng standard na 5.56x45mm NATO cartridge. Pero ang advantage ng K3 ay mas magaan ito kaysa M60, at pwede rin palitan ang cartridge nito sa K1A at K2 na nagmula sa 30 rounds back magazine or sa 200 disintegrating M23 ammunition belt. At pwede din itong gagamitan ng bipod para sa kanyang squad automatic roll, at pwede din ito ng tripod for sustained fire support, at marami ding mga bansa na gumamit ng ganitong armas. Noong 2006, ang South Africa ay bumili rin, at ang bansang Thailand ay bumili rin sa parehong taon noong 2006. Ang Pilipinas ay bumili din noong 2007, at nagkaroon ito ng controversial dahil ang Armed Forces of the Philippines ay kanilang pinili ang PN Minimi na gawa ng Belgium sa halip ng mga Asian-made gun gaya ng K3 ng South Korea at ang Ultimax 100 ng Singapore. At dito binatikos ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa pagpakita nito ng favoritism sa mga Western Firearms Company kaysa mga Asian Arms Manufacturer. Pero kalaunan ay kumuha naman ang Armed Forces of the Philippines ng K3 submachine gun na 6,540 na units, at ang bansang Colombia ay kumuha din ng 400 na units noong 2006, pati ang bansang Ecuador, ang Fiji, ang Guatemala at ang Indonesia ay kumuha rin ng 110 units, at nagdagdag pa ito noong 2006 at nagdagdag pa uli ng another 803 na units noong 2011. At ang Philippine Army ay mayroon din silang machine gun, ang PN Minimi light machine gun na galing sa Belgium, at mayroong 402 na units na ginagamit ngayon sa Armed Forces of the Philippines, at kukuha pa sana ng additional order ang Armed Forces of the Philippines, at kinakansila ito nung nagkaroon ng controversy at nag-rebidding uli at nanalo ang K3 ng Daiwa Precision Industry ng South Korea. Ang PN Minimi ay isang Belgian 5.56mm squad automatic weapons na dinidevelop ni Ernest Berber. At ang PN Gun Manufacturing ay mayroon din silang subsidiary sa US. At ang PN Minimi ay isang squad automatic weapons na nag-fires from open vault, at isa itong air-cooled weapon na ginagamitan ng belt o magazine, at napakaraming bansa sa mundo na gumagamit nito. Ang armas na ito ay mayroong mahigit na 45 na bansa na gumagamit, pati ang US ay bumili din ng ganitong armas.
At ang Philippine Army ay mayroon din silang Ultimax 100 light machine gun, pero limited lang ito at kakaunti lang ang binili ni Armed Forces of the Philippines. Ang Ultimax 100 ay Singapore made 5.56mm machine gun na dinidevelop ng Chartered Industries of Singapore at isang grupo ng mga Singaporean engineer sa ilalim ng pagtuturo ng American firearm developer na si James Sullivan. At ang machine gun na ito ay napaka-accurate dahil laging nagre-recoil ang kanyang operating system at mayroong 16 na bansa sa buong mundo na gumagamit ng ganitong armas kasama na ang Pilipinas. At ang Pilipinas ay mayroon din M60 machine gun o tinatawag na General Purpose Machine Gun na gawa ng US. Ito ay 7.62x51mm NATO at ito ay gawa ng US. At ang machine gun na ito ay kinoconvert ng government arsenal sa Bataan from M60A3 to M60A4 standard. At mayroon din ang Philippine Army ng M1919 Browning machine gun mula sa US at ito ay ginagamit din ng mga defense security units kasama na ang CAPGO. At mayroon din ang Philippine Army na M2 Browning na galing sa US. Ito ay isang heavy machine gun na ginagamit sa infantry at nakalagay ito sa ibabaw ng army truck o mga Humvees. At mayroon din ang Philippine Army na tinatawag na M134 minigun na galing sa US sa itong rotary machine gun na may 7.62x51mm NATO. At ito ay nakalagay o na-mounted din sa armored Humvees at ang iba nito ay ginagamit hanggang ngayon sa Philippine Air Force.